Check lo. Ah, good start. Good morning po sa ating lahat na dito sa church and pati po sa kapatid natin sa G-Meet. Good morning. Happy Lord's Day po sa ating lahat. And Merry Christmas na rin. Today po, mag-start po tayo ng bagong series sa ating pong Bible class. Ito po ay patungkol sa theology of the church or specifically patungkol sa leadership ng church, o biblical eldership yung ating pong topic. Ito po yung bagong series natin. And kung naalala natin, we've already gone through sa topic na ito sa ating sermon series, yung biblical eldership series natin. Kung kaya nyo pong i-review yon sa YouTube, pwede nyo pong panoorin. And for this morning, yung topic natin, meron po tayong handouts. And alam ko sinendin ni Brother RJ yung PDF. Yung topic natin is we will cover yung patungkol sa absolute authority in the church, yung offices of church leadership, and lastly, yung qualifications of church leadership. Andyan po yan sa ating lecture notes. Pero bago po lahat, tayo po ay magsimula sa panalangin. Our Heavenly Father, we thank you for this day. Salamat, Panginoon, sa tinalaga niyong araw na kami magtipon, mag-aral lang inyong salita. Makipagpalakasan at sambahin ka, Panginoon, sa Bibliang kaparaanan. Salamat, Panginoon. Nalangin namin ay gabayan niyo ang gawain ito. Ang inyong katotohanan ay maihayag, Panginoon, mula sa inyong salita. Ang inyong banal na espiritu ang magbigay ng kalinawagan sa aming isip at sa aming puso at maisa buhay namin at maipractice namin kung ano yung matututunan namin dito. Maraming salamat, O Lord. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So start po tayo sa absolute or sa about absolute authority in the church. So meron tayong question kung makikita nyo dyan sa notes natin. Yung question is, who is the absolute authority over the church? Sino yung may ganap na otoridad sa simbahan? And yung answer, nakalagay dyan, Jesus Christ alone. Si Jesu Cristo lamang ang may ganap na otoridad sa simbahan. Jesus Christ alone has the absolute authority over the church. And that truth, yung katotohanan na yon, it applies actually to everything. Hindi lang sa church. Basically everything. sabi niya, all authority has been given to me under in heaven and in earth. So, sinabi niya sa Matthew 28. But the church, yung simbahan, is the only institution sa mundo kung saan ini-expect yun. Kung saan inaasahan na yung katotohanan yun ay ma-exemplified or ma-embody before the watching world. And I-expect yun sa simbahan. The church is the institution na kinumission ni Christ to proclaim and teach ang kanyang authority. Kasi yun yung sinabi niya eh, all authority has been given in heaven and on earth has been given to me. And then yung utos niya sa Matthew 28, ito verse 19. Therefore go, humayo kayo, disciple all the nations, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Turuan sila na sumunod sa mga inutos ko. In short, in church is to teach all nations how to bow down to Christ by submitting to His authority. Turuan nyo yung mga tao, yung sabi, buong lahat ng bansa, to obey me like you do. Kung paano kayo umu-obey, ganyan yung, paano nyo ino-obey yung command ko, ganyan yung gagawin nyo, i-disciple. So it is expected or inaasahan ito sa simbahan to have Christ as her, yung church, as her absolute authority. Na pag sinabing absolute, sa Tagalog, ganap, kabuuan, or it means that Christ is the ultimate authority or the final authority. Siya na yung huling authority na pag-aapilan. Wala nang mas mataas na authority sa kanya. Pag sinabi nating absolute, it is independent or hindi nakabase sa ibang bagay. Example, hindi nakabase sa simbahan ang authority ni Kristo. Pag yung simbahan, hindi nila kinakilala yung authority ni Christ, si Christ ay may authority pa rin. It doesn't matter kung naniniwala yung simbahan or hindi. Hindi ito nakabase sa individual na tao. If a person doesn't believe Christ, it doesn't change the fact na si Christ ay may authority over him, over that person. So, yun yung meaning ng absolute. It doesn't depend on you. Kahit hindi ka nag-exist,
totoo pa rin na si Christ ay may absolute authority. Now, tingnan natin yung mga verses na nag-affirm dito. Una, sa Colossians 1:18, pagkatapos sabihin ni Paul yung patungkol sa preeminence ni Christ, siya yung creator ng lahat ng bagay sa verse 16, Colossians 1:16. He sustains all things, verse 17 ng Colossians 1. And then sinabi niya sa verse 18, Jesus is the head of the church. Siya yung ulo ng simbahan. Tingnan natin yung sumunod sa Ephesians 5:23. No, so dito sa Ephesians 5, na-expound ni Paul yung application ng mga doctrine sa Ephesian church. So in-address niya yung husbands and wives. Ang charge o yung utos niya sa mga husbands, sabi doon, love your wife katulad ng pagmamahal ni Kristo. So gumawa siya ng parallel. Husband, wife, Christ, church. Yun yung parallel na ginawa niya. And dito sa verse 23, tinukoy doon that Jesus is the husband of the church. Jesus is the husband of the church. Sumunod naman in 1 Corinthians 1:12, dito sa text na ito, ini-imply ni Paul that Jesus is the Lord of the church. Nirebuke niya yung Corinthian kasi may mga believers na nagkukos ng division sa body ni Christ. So, in-affirm niya that Jesus is the Lord of the church. In 1 Peter 5, Peter referred to Jesus as the chief shepherd of the church. So, sinabi niya, Jesus is the chief pastor or shepherd of the church. As he reminds yung mga elders na makaka-receive ng letter na protect and feed the flock that was given to you. So, when we say that Jesus is the absolute authority, it means that all other authority is under his authority. Lahat ng iba pang may otoridad ay nasa ilalim ng kanyang otoridad. In short, ito yung hindi natin ibig sabihin, no? We don't deny that there are other authorities. It's just that nothing exists outside of his authority. Hindi natin dine-deny na mayroon talagang ibang authority. Pero lahat yon is under his authority. The same is true pag sinabi natin, di ba? King of kings. Christ is the King of kings. Anong ibig sabihin natin? May ibang kings, pero si Christ yung king, pinaka-king ng lahat. All other kings are under his kingship. Yun yung ibig natin sabihin. So in the church, ganoon din. Pag sinabi natin, he is the chief shepherd, merong under shepherd. So merong authority. Yun yung hindi natin dinideny pag sinabi natin Christ has the absolute authority over the church. Human authorities within the church are unnecessary. Dinideny natin yun. Hindi natin kailangan yung ibang mga pastor or yung mga deacon. So dito na papasok yung offices of church leadership. Ano ba yung mga offices or position na mayroon sa loob ng simbahan? So una, tingnan natin sa Philippians chapter 1, makita natin na si Paul ni-recognize niya, kinilala niya yung mga offices sa kanyang opening ng letter sa Philippians. So greetings sa lahat ng saints sa Philippi. Sabi doon, together with the overseers and deacons. Overseers and deacons. And ito yon, ito yung dalawang offices na makikita natin sa New Testament. So, we wanna point out na yung pastors or overseers and deacons are the two office bearers in the Church of Christ. In 1 Peter 5, verses 1 to 2, we can extract there that the terms na ginagamit, yung bishops, elders, and pastors, ito ay different terms lang or different names. But they refer to a single office. So, merong tatlong names, pero iisang office lang yung pinatutukulan. Mamaya, ano natin yan. Magda-dive tayo dyan. Sinabi ni Peter, so I exhort the elders among you. So tinawag niya, I exhort the elders among you. Pag nag-jump ka sa verse 2, sabi doon, shepherd the flock. So yung elders, they are pastors. Kasi yung pastors, nag-shepherd eh. Nakita natin, magkaiba yung tawag niya, pero yung gawain, iisa lang. So yun yung ibig natin sabihin dito. Now, meron dyan sa notes natin,
Merong commentary si John MacArthur. Basically, yung sinasabi dito, ito yung argument. The textual evidence indicates that all three terms refer to the same office. The qualifications for a bishop listed in 1 Timothy 3 and those for an elder and in Titus 1 are unmistakably parallel. In fact, in Titus, Paul uses both terms to refer to the same man. So, ganun ulit. Si Peter, si Paul, they use different terms pero nagre-refer lang sa iisang office. So, pwede nating interchangeably gamitin ito. Bishops, elders, pastors, pero iisang office lang. Another note, makikita natin dyan, the ideal church must have a multiplicity of elders and deacons. The ideal church must have a multiplicity or plurality of elders and deacons. Itong structure na ganito, yung may multiplicity or plurality, makikita natin to throughout the New Testament. Bigyan ko ng example. Una, si James, inassume niya na mayroong mga elders, plural, elders, na available para mag-pray dun sa may sakit. Sabi niya sa James 5:14, is anyone among you sick? Meron bang may sakit sa inyo? Sabi niya, let him call for the elders of the church and let them pray over him. So, inassume niya na maraming magpipray sa isang may sakit. Another one, in the book of Acts, si Paul indicate niya na in the book of Acts, it indicates that Paul's practice, yung regular na gawain ni Paul kapag mayroong isang church, is nag-a-appoint siya ng maraming leaders, maraming elders para para mag-lead dun sa church. Ginagawa niya yun simula pa nung first missionary journey niya. Acts 14:23, and when they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they commanded them to the Lord in whom they had believed. So, ito yung ginawa ni Paul. They had appointed elders in every church. Sa mga church, nag-appoint siya ng mga elders. So, again, nakikita natin dito yung plurality of of leaders. Another instance is si Paul, sinamon niya yung elders. Again, nandito ulit yung plurality. Elders sa Ephesus, sa Ephesian Church, para magpaalam sa Acts 20 yun. Nagpaalam si Paul sa elders ng Ephesian Church, Acts 20. Si Paul, again, kinumand niya si Titus to quote, appoint elders in every city. Titus 1:5. Appoint elders in every city. Nakikita natin, no, yung practice ni Paul, may isang church and mag-appoint ka ng mga elders. Kasi nga, ito yung regular na practice in the New Testament. Plurality of elders. Again, si Peter spoke of the responsibility of shepherding the flock as belonging to elders. Dami ulit. 1 Peter 5:1-2 yung binasa natin kanina. Just to point out the obvious, sa lahat ng mga reference natin, notice yung plural form ng elders. Yan. But a church before obey ito or i-follow ito ng isang simbahan, they should consider itong mga bagay na ito. They should consider yung number one, pastor or deacons to members ratio. Yung ratio o yung dami ng bilang ng member, number ng member sa bilang ng pastor or deacon. Katulad nung pinakita sa Acts chapter 6, kung naaalala niyo Acts chapter 6, nag-arise yung need for deacons. Doon sila nag-appoint. Kasi ito yung goal. The goal is for the church to be able to fulfill her mandates. For the church to be able to fulfill her mandates, yung church dapat magawa niya yung mga mandato na tinalaga sa kanya ng kanyang Panginoon. Kaya kung kinakailangan, kung hindi na niya na magawa yung mga mandates, edi doon kailangan ng mas maraming mas pandagdag na pastor or dagdag na deacon. Kailangan niyang i-fulfill yung public worship. Kailangan niyang ng church siya, kailangan niyang i-fulfill yung teaching responsibility. Kailangan i-fulfill ng church yung discipline.
pagdidiscipline, evangelism and benevolence. So kapag hindi na nagagawa yung mga yon, kapag hindi na napufulfill yon, or yung pastor mismo, hindi niya na nagagawa yung dapat niyang gawin, which is to administer sacraments, a word and prayer, pag di niya na nagagawa yon, isa yun sa indication na dapat na mag-appoint ng additional elder or deacon. So yun yung isa sa kinoconsider, yung ratio. Another thing na dapat i-consider is, sinabi niya sa notes, sensitivity and wisdom is needed by the church in praying and seeking for additional pastors and deacons. Basically, the decision to add more shouldn't be made hastily, or hindi dapat minamadali, but should undergo intensive prayer and proper decision making. So merong wisdom call mula sa church, sa kabuuan ng kongregasyon, kung dapat ba nilang gawin yung pagdagdag. Ito yung isa sa dapat pag-ingatan or dapat maging cautious ang isang simbahan. Strict observance of non-biblical leadership in churches. Yan yung mga example na nakalagay. Youth pastors, senior pastors, church board, apostles, and iba pa. So, ang dami nagpa-practice nito, pero there's no hint in the scripture na mga ganito. Ang meron lang, yung binanggit natin kanina, elders and deacons. So, all other man-made positions, and walang ganun sa scripture. Walang ganun na naka-indicate. And let's jump sa qualifications. Ano ba yung mga qualifications ng church leader? Excuse me. Pero before we jump dun sa mga qualifications, tingnan natin muna yung mga warnings and reminders na nakalagay sa note natin. So unang caution. And caution, be cautious of unqualified office bearers because they damage the body of Christ. Unqualified office bearers damage the body of Christ. And then refer dyan yung 2 John. Kasi pag binasa mo yung 2 John, si John nagbigay siya ng warning against false teachers. Sabi niya, pag may mangangaral na pumunta sa inyo, do not receive him, huwag mong tanggapin sa bahay mo, or huwag mong batiin man lang. Huwag mong bigyan ng pleasantries. So, ayun nga eh, hindi mo tatanggapin sa bahay. Paano pa kaya sa likod ng pulpito? No? So, ganun dapat yung pag-iingat natin. So, the selection of church leader must be carried out with utter diligence, with carefulness, or else yung church magsasuffer sa consequence ng pag-appoint ng unqualified na leader. Yun yung caution na una nating dinaanan. Na yung qualifications ng elders and deacons are listed in 1 Timothy 3. Ito yung mga chapters, 1 Timothy 3 and Titus 1. Andun yung main explicit na hayagan inano ni Paul, nilatag ni Paul. Ito yung mga qualification bago mo tanggapin yung isang leader sa church. Pero we should note that this list, itong mga listahan na ito, ay hindi exhaustive. Pag sinabing exhaustive, meaning hindi sila yung lahat-lahat na. May makikita pa tayo in other books or in other chapters na pointers patungkol sa quality ng isang leader sa church. So hindi exhaustive itong list na to. But we should keep them, but we should not forget na yung prevailing or yung nangungunang qualification sa mga offices are, sabi sa note, Christian graces. Ano yung mga Christian graces? Yan yung love. Dapat yung in-appoint na leader ay nag-exhibit nito ng love, faith, humility, diligence, etc. etc. Ito yung mga makikita natin sa ibang books din. These Christian graces should be exhibited, though not perfectly, hindi naman kailangan na perfectly, pero they should be exhibited in the life of a church leader. Dapat na ipapamalas niya ito. Dapat na ipapakita niya itong mga Christian graces na ito. May humility, may faith, may love, and all. And another thing we have to take note of is the difference between the qualifications of the two offices. Yung difference nila is, ito lang, the ability to teach. So yung elder or bishop or pastor,
And yung deacon, yung difference ng hinahanap ng scripture sa kanila is yung elder, bishop or deacons, pastor, ay, bishop or pastor, ito yung deacon, ha? Dapat marunong siya, dapat he is able to teach. Sa deacon, hindi yun nare-require, yung able to teach. It's good na marunong mag-teach yung deacon, pero hindi siya required sa scripture. Being able to teach, yung pagiging marunong magturo, implies not only the readiness o yung kahandaan, hindi lang yun. Hindi lang yung kahandaan magturo, but also the spiritual power to do so. After the elder or pastor or overseer has prayerfully reflected on God's word and its practical application. So, yung requirement na yon na being able to teach, and hindi lang yung readiness, kundi yung spiritual power to do that, to teach. In 1 Timothy 3, verse 2, the overseer must be able to teach. Ito yun. Ito yung qualification ng isang overseer. Again, ha, pag binanggit yung overseer, mic check. Sorry po. Tuloy po natin. Pag pinanggit yung overseer, again, it's interchangeable with pastor, overseer, pastor, elder. And so sinabi sa 1 Timothy 3 verse 2, the overseer must be able to teach. Itong requirement na ito ay hindi binigay sa mga deacons. Kasi yung primary task ng deacons is to assist the leadership of the church by relieving or inaalis niya yung unnecessary na hindi naman kailangan gawin ng elder. Yung mga distractions and pressures that would divert yung elder sa pinaka task niya, which is the ministry of the word and prayer and yung pinaka general oversight ng church. So ang ginagawa ng deacon is inaalis niya yung mga hindi naman kailangan gawin ng elder. Now, it doesn't mean, dahil hindi naman kailangan magturo it doesn't mean na unfamiliar siya, yung deacon, sa word. So, hindi equal yon yung not able to teach and unfamiliar with the word. So, daaral lang ulit natin yung mga notes. Una, mag-ingat sa unqualified office bearers. Another note is nasa 1 Timothy 3 and Titus 1, yung qualifications, pero hindi ito exhaustive. And yung difference, and yung prevailing qualification is the Christian graces. And the difference between the qualifications of two offices is yung ability to teach. Ngayon, punta naman tayo dun sa common. Ano yung commonality ng 1 Timothy 3 and Titus 1? Ano yung common na nire-require sa kanila? Una, they both require the leader, a church leader, to be blameless. Yan. Ito yung sa public testimony niya, dapat siya ay blameless. Itong term na blameless is an umbrella term. Pag sinabing umbrella term, marami siyang nakakover. Umbrella. And yung mga nakakover niya, susunod-sunod rin yun sa 1 Timothy 3 and Titus 1. Pero itong general term na to, it covers the different areas sa buhay ng church leader. Andiyan yung kanyang moral character, dapat blameless siya dyan. Sa kanyang family, dapat blameless din siya sa area ng life niya sa family. Sa kanyang maturity, dapat blameless din siya. And sa kanyang reputation, dapat blameless din siya. Pag sinabing blameless, it doesn't mean perfect sinlessness dahil hindi naman achievable yun. Rather, he is known for good public reputation. In 1 Timothy 3 verse 7, basahin ko lang. Bukod dito, kailangang mabuti ang pagkakakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Ito yung sinabi ni Paul. Dapat mayroong, sabi doon, well thought of by the outsiders. May public reputation siya. A leader, yung isang church leader, must have an unimpeachable reputation or hindi makakaila na magandang reputasyon sa unbelieving community
Bakit kailangan yung unbelieving community? Kahit nagdi-disagree sila sa iyong stand, moral stand, sa morality mo, and in their in your theological stance, kahit nagdi-disagree yung mga unbeliever, paano ka makakagawa ng impact or spiritual impact sa kanila kung hindi kanila nire-respect as a person na may public reputation? So itong sinabing blameless is someone na kapag nagbato ng charge, yung public opinion is, ay, malabong mangyari yan, na ganyan si ano. Alam ko yan eh, kahit hindi ka naman kilala, kilala ko yan eh. Parang meron kang good reputation sa kanila. So yun yung sa blameless, number one. Number two, marital fidelity. So kung napapansin nyo, no, ito na yung umbrella na tinutukoy kanina. Makocover yung kanyang moral, moral standing, moral character, yung sa family life, sa maturity niya. So yun yung ibig sabihin ng blameless. So number two, marital fidelity. Dapat ang isang church leader, husband of one wife. Husband of one wife. Now, dyan sa note natin nakalagay, this does not exclude the single or the divorced, but with carefulness. Hindi itong qualification na dapat may isa lang yung asawa mo, it doesn't exclude yung mga single pa lang na ano, nakalalakihan, or yung mga na-divorce na. I-dive in natin to later. Ang ina-exclude dito is anyone who is unfaithful to his wife. Yun yung excluded, kapag hindi faithful sa kanyang asawa. Because the issue, yung pinaka-issue kung bakit ito na-require, is not the marital status. Hindi mismo yun, yung pinatutukuyan ni Paul, but his moral and sexual purity. Yun yung pinatutukuyan sa qualification na to. Dapat husband of one wife, pero hindi yung marital status yung pinaka-concern ni Paul, but his moral and sexual purity. Pag binasa mo in plain, yung plain reading, parang ang sinasabi lang, oh, bawal. Basta may sobrang isa, ay sobra sa isa, bawal na agad. Pero what Paul is really wants to point out is about the leader's faithfulness to his wife. About his moral and sexual purity. Kasi kung ikaw ay married sa one woman, it doesn't qualify you agad-agad sa isang, di ba? Meron namang married sa one woman lang eh, pero hindi agad siya qualified as church leader. Ang qualified ka, good job. Tama yun. Yun lang. Pero hindi agad as a church leader. We're talking about the moral qualifications. Yung ibig sabihin nun is, a man that is devoted to one woman in his heart and his mind. Nasa unahan agad itong qualification na ito ng list. Mahaba yung list, pero nasa unahan siya. Because itong sin na ito, is ito yung area kung saan maraming leader yung nag-fail. Maraming mga church leader yung bumabagsak. We hear about controversial disqualified ministers sa Facebook, daming nagkalat ng mga balita si ano na discover na may kabit, ganun. Paano pa kaya yung mga hindi sikat na hindi natin alam? Maraming ganung pangyayari. So it's not concerning the status, it is concerning the character. It's not a matter of circumstance, it is a matter of virtue. And the issue here is yung man who is solely and only and totally devoted to the woman who is his wife. The question is his character. So, say one woman man, and anything less than that is a ground for disqualification sa office. May magandang argument dito si John MacArthur, yung patungkol sa paano yung mga divorce na, paano yung mga specific circumstance. Pero I just want to point out na ang pinaka concern ni Paul is yung, again, yung sexual and moral purity. May argument siya, God honors remarriage, na sinabi yun sa 1 Timothy, 1 Corinthians 7, 1 Timothy 2, and next tayo sa domestic piety. Number three, domestic piety. Rules his house well. Ito yung verse na pinagkuhaan nun sa 1 Timothy 3. Verse 4, 1 Timothy 3, verse 4. He must manage his own household well,
with all dignity, keeping his children submissive, verse 5. For if someone does not know how to manage his household, how will he care for God's church? Ano yung unqualified dito? Having an undisciplined children and a dominating wife. Pag isang candidate ay may undisciplined children and a dominating wife, the church must investigate carefully. Ba't ganun? Bakit hindi mo kayang mag-lead? Bakit hindi mo kayang mag-take charge sa maliit na unit na yon? Paano na kapag nandun na sa church mismo? So, yun yung reasoning behind that. Loving care for the church, prerequisites loving care in the home. So, ina-affirm ng salita ng Diyos that those who stand in the place of spiritual leadership, yung mga nasa pwesto ng spiritual leadership, must have demonstrated, so naipakita na nila, naipamalas na nila, the capability of such leadership in the home. Sa bahay nagsisimula. They would be counted worthy to demonstrate it in the church. Yung children, na submissive, and in fact, sa Titus, di ba, 1 Timothy 3 and Titus, sa Titus 1, sabi doon, yung children niya must be a believer. Sabi doon, believing children, meaning children who affirm the faith in the gospel of Christ. Pag na-reach na nila yung tamang edad, na may kaya na nilang gumawa ng commitment kay Christ, they must be believing children. Sa Titus 1 verse 6 yun. The family becomes the proving ground for leadership skills. Doon mo pwedeng ground for observation ng church yun. I-observe niya yung paano nagli-lead yung isang candidate sa kanyang family. Yung word na rule, sabi doon kasi rule well, di ba? Yung word na rule, it means to preside. Alam niyo yung ginagawa dito ng presider? Ha? Yung word na rule doon, rule well, sabi doon, preside. Meaning, kaya niyang magbigay ng instruction, kaya niyang mag-exhort sa kanyang family na may authority, na kaya niyang i-manage yung family. Alam niyo kapag yung presider, di ba? O yung mga bata, ano yun yun? Di ba dito, sinasabi natin, yung mga parents niyan, ano yun yung mga bata? Ganun din sa household, yung father or yung candidate, may ganun siyang authority. And yung tinitingnan ng church, kung kaya niya bang i-execute yung ganun. Notice na sinabi doon, he rules at home. He is to rule well. Rule well. Hindi lang basta rule, kundi rule well. Marami kasing nagro-rule naman, but they don't rule well. Nagro-rule lang. Siya yung hari. Siya yung siga-siga sa bahay. Kaya nang utos-utusan yung asawa niya and all. Kasi yun yung ano by design eh. Yung father or yung head of the family yung may leadership role eh. Pero what's the quality of his leadership? So sabi sa scripture, rule well. Maayos, mabuti. Yung ginamit ng word very well sa Greek, yung word na ginamit doon, it indicates rule with beauty. Maganda yung paglilid niya, pag-rule niya. Yung rule niya is lovely. Sa Greek, appealing to the eye. Magandang tingnan. Yung may harmony sa bahay. You get the point. So one of the things that we should be aware of is yung compensating to the church the failures in the home. May ibang leaders, they find inspiration to work more diligently sa church. Kasi sa bahay, they are failure. Magtatrabaho ako ng maigi sa simbahan. Kasi sa bahay, hindi ko kayang trabahuin. Dito ko na lang gagalingan pag nasa church na. So, hindi yun yung sinabi sa scripture. In fact, sabi sa Luke 16:10, one who is faithful in a very little is also faithful in much. Sa maliit na bagay, pag tapat ka, magiging tapat ka rin sa mas malaki. Ganito yung logic. Kung sa maliit na unit ng institution, it's the family, ay hindi mo kayang maging tapat, sa malaki, mahirapan ka rin. So beware of that mindset, yung nagko-compensate sa church. So, number four, yun yung number three, domestic piety. He rules his house well. Number four, meron siyang sound judgment. So, andyan yung pagiging sober niya,
pagiging self-controlled and orderly. Sa 1 Timothy 3, ito yun. 1 Timothy 3, verse 2, sober-minded and self-controlled. Meron siyang mental possession ng kanyang sarili. Not emotional. Hindi siya prone to panic. Because the office requires mental discipline. The office requires mental discipline. Pag sinabing sober-minded, it carries an idea ng pagiging alert. Pagiging watchful. Someone na clear-headed. Malinaw yung pag-iisip. Alam mo yung tinatawag na cloud sa mind, walang ganun. Sa kanyang vision, walang umaharang. Everything is in clearly so that he can control yung diverse elements ng buhay and he is and be a model of virtue. Being sober-minded basically means well-disciplined. This is the person who knows how to order his priorities. Alam niya yung pagkakasunod-sunod ng mga importanteng bagay na kailangan niyang i-address. Merong order, merong value system. Ano ba yung mas mahalagang dapat tuunahin? Carries the connotation. He is also a person who is serious pagdating sa spiritual life. Sinabing sober-minded. And then, andun yung idea that man, that candidate, is sure and steady mind. May steady mind. He's not rash. He's very thoughtful, earnest, very cautious in judgments. He makes judgments with great caution. May matatag na pag-iisip, hindi pa dalos-dalos. Ngunit very thoughtful siya, napakaingat pagdating sa mga judgment and gumagawa siya ng mga judgment ng may, again, pag-iingat. A well-disciplined mind that results in a well-disciplined life. Excuse me. Yung kanyang pag-iisip, alam niya kung saan ba siya dapat mag-concentrate. Sabi sa a mind that knows the thing that is worthy of its thought. Alam niya yung dapat niyang isipin. Ito yung sinabi ni Paul. Ang ganda ng sinabi ni Paul. Philippians 4:8. Whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Ito yung a man with a sober mind, nasa isip niya. Lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun yung iniisip ng isang sober-minded. That's the ordered mind. That's the controlled mind. Yun yung well-disciplined mind. And pag meron kang ganung mind, you can judge soundly, you can judge rightly. Pag ganun yung nasa isip mo. So, sound judgment, he's sober and self-controlled. Number 5, social graces. Social graces. That candidate should be hospitable and not quarrelsome. Yung terms na hospitable is equals to love for strangers. And i-discuss natin yan. And yung not quarrelsome, nakalagay dito, not bully. Not bully. Have a character that invites good company and avoids conflict. Yung hospitable sa Greek, ngayon sinabi doon, it literally means loving strangers. Naalala niyo yung Good Samaritan, stranger yung victim. So ganun. Christians traveling in the first century, ito yung background niya. They avoid the public inns kasi may mga pagan atmosphere yung mga kumbaga yung counterpart niya yung mga hotel, motel, yung mga inns. Yung mga Christians dati, pag naglalakbay sila, iniiwasan nila yung mga public na inns na pwedeng tuluyan. Kasi puro, yung sineserve na pagkain, inalay na sa idols, mga ganon, pagan atmosphere talaga. So ang preferred nila is a Christian home kung saan pwede sila makitulog. Pag naglalakbay sila malayo, ito, Christian ba to? Baka pwede natin tanongin, pwede tayo makitulog. So, yung Christian na yun, yan, dapat nag-exhibit siya ng hospitality. Yan. And through that, na-establish yung fellowship sa kanila. So, important yung itong virtue na to
sa atin din ngayon, hospitality. Paano pa kaya sa isang leader, sa isang church leader? So, yun yung meaning ng hospitable. Yung not quarrelsome, it means abstaining from fighting. Abstaining from fighting. hindi siya contentious then. Imagine this. Kanina, na-require na mayroong plurality of elders. Imagine kung isa doon, mahilig makipagtalo. Plurality of elders, no? Tapos yung isa, contentious. Oh, ba't ganyan yung sapatos mo? Kulay red. Mga maliliit na bagay, pinuinaano, you know? I mean, so important din to, yung not quarrelsome na quality, important din siya sa setting ng plurality of elders. So dapat ma-embody rin ito ng church leaders. Yan. Social graces. Number 6, self-denial. And then, andito ulit yung self-controlled, not given to wine, not quick-tempered. Able to control or restrain emotional temper and physical appetite. Displaying being quick-tempered dishonors the office. Pag mabilis magalit, yan. Displaying indulgence, o yung pagiging lungo sa mga kalayawan, yan. Compromises the credibility of the office bearer. Yung isang church leader, he is not out of control. So meaning, kaya niyang kontrolin yung sarili niya, he's under control, and kaya niyang alam niya yung hangganan niya. Meaning, may mga excess, kunyari, pag-inom ng wine, alam mo yung dapat lang, not given too much wine. In fact, yung sinabi dito na, yung word na temperate, pag sinas yung Greek origin niya, the word temperate means not mixed with wine. Walang halong wine. Yan yung ibig sabihin ng word na temperate. Pero in later translation, ginamit siya as being sober then. And so that is his mind. Hindi clouded by taking in drink. Hindi siya nawawala sa sarili niya dahil marami siyang iniinom na wine. Came also metaphorically to mean alert, andun ulit yung word, alert, watchful, wary, aware, sensitive, wide awake. This is the man who knows what's going on. Alam niya yung mga nangyayari sa paligid niya. He's alert psychologically, physiologically, kasi hindi na intoxicate yung kanyang physiological, ng wine. Hindi siya na-intoxicate ng wine. He senses what's happening. He is a watchful person, mapagmatsyag. He knows how to read the signs of the times. And important yun. Alam mo yung nangyayari sa paligid. He understands what's going on around. He is perceptive. Ito yung result ng not given too much wine. Kasi ano ba nangyayari kapag naglalasing? Out of control. Umihi sa kung saan-saan. Sumisemplang sa paglalakad. Ito yung opposite. Not quick-tempered then. Kasi kapag dinisplay mo yung quick-temper to quick-temperament, if that's a word, being quick-tempered, nadi-dishonor yung office. And kapag naging nag-indulge ka naman, nakocompromise yung credibility. So ito yung kaya niyang, basically self-denial. Ito yung title, number 6. Self-denial. Let's go sa number 7, financial integrity. Excuse me. Not a lover of money. Financial greed cannot bear the fruit of ministerial honesty. The ministry is not a career path for financial prosperity. The love of money, o yung pagmamahal sa pera, is one of the greatest dangers confronting every Christian worker. Basta, pag nag-start, yung mga college students, pag nag-start nang dumating yung paycheck, dyan mo makikita, uy, ayos to ah. And then may danger, nakainin ka nun. Parang sarap mong, anong tawag doon? Magkamal lang na mas marami. So, that's dangerous. Kapag nalaman mo na you can make big money sa secular work, pwede kang ma-divert from the ministry. So, kaya may note din dito eh, the ministry is not a career path for financial prosperity. Yung New Testament scriptures, maraming warnings patungkol dito.
Example, in 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. It is true, this craving, ito yung sinasabi ko, craving. Alam mo, sa pagkain, di ba, nag-crave ka? Meron din pala sa craving sa pera. It is through this craving that some have wandered away from the faith. Itong financial craving na to, yung reason daw kung bakit yung iba lumayo sa faith. We are also told not to set our hopes on the uncertainty of the riches of riches, but on God, who richly provides us with everything. Sinabi ni Paul yun, 1 Timothy 6:17. So, maraming warning because it's true. Totoo yung ganung danger, especially sa mga church leaders na may capability, kaya nga nandiyan sila, yung mga YouTube leaders eh. Diba? Kasi may merong avenue for that. Kaya-kaya mong i-manipulate yung congregation na magbigay ng pera para sa'yo. Kunyari, pampatayo ng building, pero may farm ka na sa Rizal. Parang mga ganun. Kasi may avenue for that as a church leader. So, financial integrity. Tapos na tayo sa list. Ito na yung mga iba pang reminder. Ito yung unique na makikita mo sa 1 Timothy 3. Sabi doon, not a novice or hindi baguhan. Not a novice. There's sufficient maturity in the Christian life. Before i-appoint ng church yung isang elder or isang deacon, dapat he's matured enough. Office may give a sense of pride of self-centered fantasy to new believers. Ito yung dangers kapag new believer yung in-appoint. The issue here, yung issue kung bakit ito ay qualification, hindi dahil baka hindi magaling eh, kasi bago. Hindi yon. Baka hindi niya magawa, baka hindi pa siya well-versed sa Bible. The issue is, if you give the position to a new convert sa church, and kasama niya yung ibang mature godly men, magkakaroon siya ng battle with pride. Andun yung pride. Oh, tingnan mo, galing. Ang bata-bata ko pa, pero kasama ko na sila, ka-level ko na tong mga matatanda na. Ganun yung danger. Merong pride na pwedeng maging danger. Yun yung issue. If he's a new Christian, if he's relatively new in the faith, yung tendency is maging feeling proud siya and maging having been elevated dun sa leadership na meron na tagal ng pastor, tapos ako bago pa lang, ibig sabihin, ka-level ko na siya. Ganun yung mararamdaman na pride. Pag tinignan natin yung historical background dito, kung bakit unique ito sa Timothy 3 and hindi sa Book of Titus, kasi yung Ephesian Church, kung nasan si Timothy, kasi doon pinadala ni Paul to eh, 1 Timothy, that's been established many years na, yung Ephesian Church. Habang yung church sa Crete, kung nasan si Titus, kung saan siya nagmi-minister, bagong church yon. So okay lang, nasabay-sabay sila na mag-appoint siya ng elder doon kahit relatively new convert. So, putting up man to an eldership that was new convert would not have tended to puff him up because everybody else at that point was also a new convert. Lahat sila doon sa Crete, relatively new convert. So okay lang. Kasi walang, most likely, sa pantay-pantay sila as a new convert. Sa Ephesus naman, kapag nag-appoint ng new convert, kakasama niya yung ibang matured na, matagal ng leaders. So, mayroong avenue for pride. So, there's a warning. Don't appoint new convert or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Sino tong tinutukoy dito? Si Lucifer. He was an anointed cherub. Kapantay niya sila Michael and Gabriel. Yun yung ka-level nila, cherub sila. Kasi meron ding level yung mga angels eh. So, he's a beautiful creature with high position in heaven. Sa scripture, ito yung description sa kanya. A signet of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Ezekiel 28. Yun yung pinatutungkulan si Lucifer. Yun yung description sa kanya. So, when Lucifer sinned, yung sin niya was the sin of pride. Yun yung danger. Sabi doon. Kaya sabi doon, yung condemnation of the devil. Next, unique in Titus 1, hold firm to the trustworthy word. Sa verse 9 ito eh. Titus 1:9,
He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Needs to persevere in the biblical teaching despite opposition and pressure. Knowledge and skill in facing doctrinal opposition is required. Isang church leader, he must be able to handle the word. So, sa pag-handle niya ng word, ng salita ng Diyos, which is described as sharper than any double-edged sword, Hebrews 4, is the sword of the Spirit, yung word of God. Yung one edge ng sword is for teaching and exhorting, and yung other edge is for refuting and defending. So, sabi ni John Calvin, the pastor ought to have two voices, one for gathering the sheep and another for warding off and driving away wolves and thieves. The scripture supplies him with the means of doing both. End of quote. Si John Calvin yan, sabi niya, yung pastor dapat may dalawang boses. Yung isa, pag-gather ng sheep, yung isa, pagtaboy sa mga wolves and thieves. So, holding firm to the trustworthy word is being equipped by the word of God to both feed the sheep and protect them. Pakainin yung tupa at protektahan sila mula sa mga lobo. Significant observation. Except sa teaching, yung being able to teach, the qualifications, itong mga nilista nating qualifications, are binding to the common saint. Ito yung lagi nating naririnig. No? Not all saints are expected to be able to stand behind the pulpit, especially women. Kapag alam na natin yung setting. But being able to teach in a sense na we can communicate yung clearly the truths that we uphold. Yun yung at least bare minimum. Kaya mong i-communicate yung truths na ina-uphold. Habang itong mga qualifications na ito are strictly expected sa mga leaders, yung goal, isa sa goal nila ng mga church leaders is to set an example sa congregation. Therefore, ini-imply na yung congregation susunod dun sa example na sinaset. So, itong qualifications, in some sense, nag-a-apply din sa congregation. So, what's the point? The fidelity or yung faithfulness of the pastors and deacons to Christ, yung kanilang pagiging tapat kay Kristo, are living examples of encouragement that the Christian life is doable. Kasi meron kang nakikita, ito si pastor na sa harap ng pulpit, ito si pastor sa kanyang tahanan, nakikita mo with your own eyes, doable. Ganun yung sasabihin ng congregation. Kayang-kayang sundan. Kaya sabi ni Paul, di ba? Follow me as I follow Christ. Hindi ka, maganda na si Christ. Si Christ yung ultimate eh. Pero perfect si Christ kasi. Kung makikita mo, meron din siyang failures, meron din siyang weakness. So makikita mo talaga na this is the actuality of the Christian life. Hebrews 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life, and imitate their faith. Hebrews 13:7. So dito na po nagtatapos ang ating Bible class for today. Open tayo for some questions or insights, kung mayroong insight. Clarifications, kung mayroon. Sa Gmeet din po kung may question or ano. Dito sa church, hindi kasi available yung isang mic. Pwede kayong mag-raise ng hand tapos isabihin ko na lang yung question niyo. Sa Gmeet, pwede rin po mag-ano. Si Brother Chester, question. Reference GMA, Pastor Noel. Yung ba yung tanong? Tama ba? Tinuro ni Pastor. Sa class ata nila eh. Tinanong ni Brother Chester yung reference ng class. Ano yung bro, Hermar? Pero yung
elders, mag-adopt ng pasto, pasto rin yung start of the year. Baka may magdala ng pasto, wala yung elders, teachers, balance. Yung deal may pa rin kasi. Hindi lang yung elders dito. Pero, nag-distinguish yung team of this na dalawa. There is no ordinary office. No ordinary. Pero, nilagay lang sa team of so, sa akin. Kasi baka mong respond pa rin. Question ba? Sabi ko, thank you. Limited lang. Yung question ni Brother Evan, paano daw yung distinction ng mga lay preacher since nagtiteach sila? Distinction yun, wala silang office. Pero, kasi ang sinabi, they have the gift, but they don't, wala silang office, pero gusto nila ipagamit yung gift. Kasi sa LBCF natin, meron yan eh, sa Westminster, wala silang lay preacher. Dapat ordained minister yung magpipreach lang. Pero sa ating mga Baptist, we believe na yung kung merong gift, yung isang makikita mo yung gift ng isang man, and then may circumstance talaga na yung elder sa isang church ay hindi makakapag-preach, pwedeng ipagamit yung gift ng ano. Kasi imagine na, gift niya yun eh. Anong purpose ng gift, diba? To edify one another. Kung hindi inaallow yung extend ng gift sa brethren, sino nagbigay ng gift na yon? The Holy Spirit, sabi sa scripture. So, yeah, hindi nagamit yung gift kapag gano'n. Follow up ah. Yung question ni Brother RJ, dahil may mga men na may gift of teaching, yung congregation ba ay dapat silang inominate sa office, yan, sa teaching office or sa eldership and ano. Or i-consider din yung sinabi kanina na ratio yon, member to ratios. Siguro consider nag-standing pa rin yung consideration na to. Kasi again, yung ganda yung tanong nila eh. Hindi naman nasasayang yung gift niya eh. Kasi lay preacher naman siya eh. So nagagamit pa din yung gift. Wala lang office. Siguro si Brother Angel, baka may sagot siya. Andiyan ba si Brother Angel? Hi, brother. Hello? Hello? Wait lang po, bro. Angel, hindi pa po kayo rinig sa speaker. Ngayon ka? Put mic check. Hindi pa rin po kayo rinig, bro Angel. Wait, tinutroubleshoot lang po saglit yung speaker.
Ah, ito pala. Silence, brother. Hello, bro. Wala pa rin. Gain ako tapos. Mic check. Angel, try na nga po. Hello? Okay. Hello? Okay na po ba? Okay na po. Hello? Okay. Ano ulit yung tanong? Sorry pa. Yung distinction po ng lay preacher sa someone, sa elder na mayroong office. And nag-follow up po si Brother RJ, responsible ba yung congregation na inominate yung lay preacher na yon na may gift of teaching, or we consider pa rin yung members pastor ratio? Yun po. Yung distinction, yun nga, yung office bearer, it fit siya dun sa requirements, sa standard, no? Tapos yung lay preacher, hindi naman lower yung standard na inaano, pero since hindi siya office bearer, pinapagamit niya yung gift niya sa pagtuturo to edify the church. It doesn't mean na lahat ng may gift eh kailangan ano maging elder. Tandaan natin, isang ano lang yun, isang requirement lang sa eldership position yung able to teach. So, kapag sinabing responsibility ba ng church, ay hindi po responsible, kumbaga hindi dapat obligado. Considering rin yung ratio sa church, members, elders ratio. Eh, kung, halimbawa, dalawa na elder, tapos may 20 lang yung kwan, yung tao, parang ipipilit lang natin, no? Masabi lang na, kasi magaling to, magsalita, or ano, fit siya dun sa standard. Kaya natin siya elder. But I don't find it sinful kung gawin man na yun. Wala na akong masama dun. Or obligado kung hindi siya. Kasi hindi naman. Hindi siya obligado. Talagang, ano lang, gagawin niya lang, gagawin yun kung kinakailangan at kung fit po. So, kung may gift pa teach, then teach. Salamat po, Brother Angel. May follow-up kayo, bro. Okay na. Reference din pala, yung tinutukoy ko kanina na LBCF, chapter 26, Article 11, sinabi dito na yung preaching of the word is not confined sa elders, but that others also gifted and fitted by the Holy Spirit and approved and called by the church. So, nandun pa rin yung
approval yung qualification ng church. May ought to perform it. So yung ito yung lay preacher nga. LBCF 26.11. Meron pa pong ibang questions po na sa Gmeet pwede rin pong magtanong. Wala naman tayong lunch. Dito po pwede mag-raise ng hand. And number 3, domestic violence, qualified participant children. So, yun yung bit of the development of our staff in paano po dumating yung time sa paglaki mapatunayan ay magpakita siya ng buhay siya, magpakita siya ng pagbubuhay na mapapatunayan na hindi siya talaga marami. Considering na oo, hindi na naman sa church talaga, hindi na naman yung siya yung tatay na pero, mag-spalitin siya sa opisina or mag-spalitin Yung question po ni Brother Chester patungkol po sa qualification na nakalista sa number 3, domestic piety, yung situation is, yung anak daw po is, dumating yung time na yung anak ng isang elder ay, tama ba na, false convert or hindi talaga Christian, paano yung magiging, madidisqualify ba yung elder na yun, yung tatay? Sa wife din na unqualified. Maganda yung I remember yung naaral natin na nasagot na siya dati as long as the child is under the roof, under the responsibility ng elder, meaning siya yung nagpapakain, siya yung nagpapaaral, siya yung full responsibility ng parent. I think doon responsible siya kasi responsible siya sa discipline noon, sa lahat eh. Pero kapag yung age na is pwede nang humiwalay or nasa ibang independent na yung child, ano na yun, I think hindi na siya ground for disqualification sa elder. Ano pa ba? Eh nga, maganda yung sinabi kanina, yung issue kay Abraham Piper. Si Abraham Piper na anak ni John Piper, ano siya ngayon, atheist, rabid atheist. Kasi grabe talaga yung mga TikTok niya. Ano talaga, parang sinisiraan niya talaga yung mga experience niya as a child. Sabi niya na parang ginagamit siya dati sa church. Sa church talaga siya lumaki. Nag-speak siya sa mga conference ng papa niya. So, ganun eh. Naging atheist siya. Pero hindi na yun. Matanda na rin siya eh. So, hindi na si John Piper. Yun bro. Si Brother Angel, sagot, may answer po ba kayo? May some reformers are they have a different opinion about that. Sabi nung iba, sa example din nila yung Abraham Piper, mas culpable sa disqualification si John Piper kasi nga sabihin pag ginawa niya no mga panahon ng kabataan ni Abraham, bakit siya he was convert. So ang sabi nila ang bunga daw ang babasihan kung qualified or disqualified. O sa madaling salita, disqualified daw dapat si John Piper kasi yung bunga ni Abraham, atheist siya, unbeliever. So, opinion niya yun. Ako, I stand with the idea or the principle na responsibility natin ang ating mga anak habang nasa loob sila ng ating pamamahay. At hindi natin kontrolado ang paligtasan nila. What we can do is teach. At ganun talaga, may mga hindi elect. Sa Biblia, maraming ganun. May mga nagpapasang. Sa dami nilang kunyari ng anak ni David, no? Ang mabubuti doon. Yan yung ating dino.
So, hindi na iiwasan kung saan. Isa pang issue na gusto kong erase dyan sa kaya, no? Kay Charo Washer, kasama ni Paul Washer. Hindi ko alam kung paano ito na-resolve, pero kung tama yung pagkakaalala ko sa story, Charo found out, pastor na si Paul Washer, she found out na hindi pala siya believer, unbeliever pala siya. So, ayan na, ano siya, dinil niya yun sa Panginoon. She got converted right there and then. So, hindi naman, tingin ko, hindi naman grounds for disqualification kasi, ano eh, yun nga yung proseso eh. Na-convert siya eh. Diba? Napakaganda nun. Unless kung talagang pinakasalan mo na blatant yung pamumuhay na unbelieving. No? So, dun magkakatalo. Kung may nakaalala ng story, please enlighten me kung ano nangyari. Yun lang po. Salamat po, Brother Angel. May follow-up. Okay, bro. Thank you daw po. Next, if anyone na meron pang question, sa Gmail din po, pwede pong magtanong. And dito po, mag-raise na lang ng hand. Let's try. Kung wala, let's close na by 11:40. Kung wala. Next na si Brother Hermar yung next. And then, diba? Then na teacher. Kasi ano to eh, hinati, isang buo kasi to, itong lecture notes, sinati na lang namin yung So marami pa. Prank ako ni Coffee. Ah, sige po. Oh. Yung kinlarify lang ni Brother Hermar na kung isa dito ay wala, disqualified. By the way, combination to ng 1 Timothy 3 and Titus, itong list. Paano yung mga pastor, ito wala na tayo yung pastor, sa isiklo, ano yung parang, yung pinakalakasin, ano siya, wala na sa isiklo, paano natin, kasi parang yan, kung ako sa ang gandang question na. Yung question ni Brother Evan, paano yung isang elder na may gift of celibacy, meaning wala siyang desire na mag-asawa, wala rin, paano yung paano siya, is he still authoritative sa area ng family? Since wala siyang asawa and wala rin siyang anak, ayun, paano niya i-deal yung mga church matters concerning family and children? Sige, Brother Angel. Not having experienced any of particular life event doesn't make us unqualified to comment or to preach about yung mga bagay na hindi natin naranasan. Kasi kung ganun, yun lang isang qualified. Halimbawa, yung may asawa nga, pero walang anak. Kaya hindi siya pwedeng mag-ano. Preach patungkol sa mga bata. So hindi yun, hindi yung kakulangan. In fact, ang basehan natin ang salita ng Diyos. Yun ang nagka-qualify sa atin. Ang nag-equip sa atin. So, kung wala mga asawa, basta, ang prinsipyo ay biblical. Alam mo,
walang issue to. Yun nga lang, iba talaga yung meron kang karanasan. Kaya baganda rin talaga yung elder na may, ano, na may ordain, ay may asawa at anak. Pero hindi yung hindrance. Hindi hindrance yun. Basta, pasok siya doon sa ibang qualifications. Yun lang po. Thank you po. Parang si Paul, no? Pasok ka ba si Paul? Wala daw. Thank you po, Brother Angel. Ayan. All scriptures God breathed, useful in teaching, correcting, rebuking, and equipping man. God's man. Kalimutan ko. May question pa bang mag... ano? Walang... Ano daw? Sige po, siguro pwede na tayo mag-closing prayer. Salamat po sa mga questions natin and answers, the Brother Angel. Manalangin po tayo. Aming Mama, salamat po sa natapos naming Bible class for today. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na nagbibigay ng gabay, sapat-sapat, Panginoon, upang kami ay matuto para sa aming pamumuhay bilang isang simbahan, bilang mga Kristiyano, Panginoon. Panalangin namin na mga natutunan namin ay maisa pamuhay namin. Salamat sa biyaya nyo, O Diyos. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po. Resume po tayo by 1 p.m. Kakaroon po tayo ng review. And by 2 p.m., public worship. Salamat po.